Wait, Andrea, congratulations. I mean, yun yung sabi namin kanina, no? Grabe na yung portfolio mo, makeup mogul. I mean, talagang selling well now. Diamante naman. Talagang tinutumulat ng ano, branding mo, ha? Pa-diamante naman. At may diamante ka ngayon, nasuot. Oh, thank you po. How, sino nagtuturo sa'yo to, what's this, to really appreciate these things with value at such a young age? Oh, yung totoo lang po, wala po talagang nagtuturo sa akin. Meron lang talaga akong interest sa mga ganitong bagay. It's very new then for me. I think what sparked my interest was parang becoming a CEO and yung parang nakita ko lang yung business side of it. Kasi for the first year, puro ako sa creatives. Inaamin ko naman yun sa pag-launch ng products, sa mga ganyan. Tapos, ewan ko, simula nung nag-21 ako, parang mas... baka dahil yung frontal lobe ko medyo nagde-develop na, wow! Pero medyo matagal pa, parang 25 pa siya mag-fully develop. Pero ewan ko, parang ngayon lang, syempre, gusto ko maging artista ng matagal na panahon, pero parang hindi ko lang po nakikita yung self ko na parang gusto ko maging artista for the rest of my life. So parang gusto ko matuto ng iba't ibang mga bagay po. Kasi hindi naman forever yun yung pagiging artista. Ganun po. Pero in fairness, yung trajectory mo, parang forever you jump on the trends, you're not scared to express yourself. Yung isa yung sabi mo, di ba kanina, parang hindi mo na alam kung mabubash ka o mamahalin ka sa mga susunod mong galaw, pero you just do it. Oh, actually, believe it or not, I try my best to be simple. I really try my best po. Lagi kapag maglalabas ako, pupunta ako sa event, pupunta ako sa birthday party, kay Kim Soo yun. Like, talagang simple lang dapat magsisimula sa birthday ni Kyle. Dapat simple lang yun. Tapos bigla pagdating ko doon, sinasabi nila parang birthday ko. Hindi ko po alam so kung anong... So you're that friend. Hindi ko po alam kung anong meron. I think ngayon, kailangan ko din tanggapin na lang yung pagiging creative ko. So parang hindi ko siya matatakbuhan eh. I'm trying talaga. I'm trying my best. Simple lang ako. Simple lang ako minsan. Iba ata yung definition. Wala eh, iba eh. Hindi ko alam bakit. Parang kapag in the moment po ako, ang dami pumapatong sa isip ko na parang mas bagay kung ito. Hanggang sa pagtitingin ko sa sarili nila, hindi na to simple. Pero hindi. Let's do it. Yeah, yun ito, na yun. Oh. Update lang sa High Street. Yes. Patapos na ba kayong taping? Ano na ba? Nasaan na tayo? Sa production? Papunta pa lang sa patapos. Tsaka sa exciting part. Marami pa po kami kailangan kunan eh. So, hindi pa kami... Patapos na ba? Patapos na, pero madami pa. Madami pang kailangan gawin. Pero andun na siya. Patapos na kami mag-film. In terms of filming. Sobrang daming growth ang nangyari sa'yo nung kay Luna and Sky in this season. Of course, dahil journalist ka nga. Yes. And you've been, you've worked so hard even physically for this yes. season of High Street. Yes. Ano yung mga learnings mo so far? Well, ang learnings ko, kailangan ko pa mag-workout. Ha? Talaga? Physical? Grabe, no. Like, in terms of being healthy. Uh-oh. In terms of being healthy. Kasi pinag-workout po ako. Hindi pinag-workout. Pero kinailangan ko maging active sa Sky ngayon. Kasi ang dami niya pong... ang dami niyang action scenes. Meron na siyang action scenes. Kasi action star yes. na kami. Meron siyang mga action scenes. Lagi siya tumatakbo. Lagi siya hinahabol. Tatlo yung kalaban niya dito. So, parang kailangan siya always ready. So, ako, pinag... Muay Thai nila ako. So, kapag wala akong taping, sa umaga, nag-Muay Thai ako. Tapos, saka yung events ko, ganyan. So, sabi ko, hala, hindi pala talaga ako fit na tao. I think it's time na kailangan kong maging fit. That's good. Actually, at 21, di ba? Na-pick up mo na yan. Opo, kailangan siya. Eh, kanina, actually, yung tinanong ka nga, no, kayo ka magbibigay ng diamond, si Cyril. Alam yes. ko na maging close kayo lahat nung first season, pero to give someone diamond, medyo ibang levels
I mean, di ba na? She deserves it. Gaano kayo ka-close ngayon? Like, nasang level na kayo ng iyong mga host? Actually, hindi po siya about sa relationship namin or sa pagiging close ko sa kanya. It's just, she really deserves a diamond kasi she's a diamond herself. Mm-hmm. Ayun yun. Kahit nga hindi ko close eh. Hindi ka, kung kaya ko lang magbigay, bibigay ako. Ay, talaga lahat ba? Tayo, lahat tayo. Lahat tayo, parang ang value natin, mga diamond. Lahat tayo, kahit kayo. Kinalimutan mo na kayong birthstone mo. Oo nga, hindi ko nga pinipilit. Hindi ako ako may number diamond. Pero Andre, bakit nga ang ganda mo ngayon? Anong secret mo? Guys, stop! Thank you! Ano ba? Oh, ewan ko ha. Baka bagay sa akin ng Korean makeup, yun ba? Ayun ba yun? Nagka-Korean makeup ako lately. Uh-oh. Ewan ko kung pinapanood yung IG stories ko. Pero, ako kasi nagme-makeup sa sarili ko. And, ito hindi ngayon, hindi. Pero ako po lagi, and natutuwa talaga ako sa Korean makeup lately. So, yun yung lagi ko nire-request. So, siguro yun, baka... Epekto na Suwon. Bagay sa akin. Brilliant skincare ka rin. Oo. Brilliant skincare po ako. Yung pang aking skincare. Pero, yes. Ano tingin mo ba? Kailangan pa lang special someone para maging maganda talaga. No. Ayaw ko. Ang lalaki lang sa life ko ngayon, si Papa God. I think yun yung nakikita niyong glow sa akin siguro ngayon. At yung para, pero nakakatuwa kasi kahit na of course, ano naman natin yung sikat na sikat ka, lalo na dito sa Pilipinas, ano, hindi ka natatakot magkaroon ng para-social relationship o fan, maging fan ng iba. Diba? Nakinatutuwa yun ng mga K-drama fans. I think, yung in terms of pagiging blooming ko, kasi tinanggap ko na fully yung pagiging fangirl ko. Backstory lang po, kasi dati I experienced a lot of backlash when I was a teenager, parang 14, 13, because of nag-express ako ng pagmamahal yung pagiging fan sa isang K-pop group. Tapos in-attack kasi ako nun ng todong-todo. Hindi nyo siguro yun na lang kasi hindi nyo pa ako kilala siguro nun. Oo, pero ano, ayoko nung bunggitin, baka magalit pa sila lalabas. It's a big boy group. Pero ano talaga, fan talaga ako nung nagpupuyat ako, nagvo-vote ako, may sarili akong stan account and everything. Tapos para meron lang isang video na kinakanta ko lang siya, tapos super ako na bash before. So, ever since then, naging quiet fan na ako. Minsan, kita pa rin. Like, hello sa Blackpink, kita niyo ako. Pero like, tinatry ko talaga yung best ko na huwag mag-share ng mga fangirl moments ko. Kasi, bago po ako naging artista, fangirl po talaga ako. Sobrang fangirl po ako. As in, tumitili ako sa mga artista na kasama ko. Nakita ko. Yung napansinin ka sa mga concert, talagang nagko-costume ka. Fangirl po talaga ako. Kahit sa mga locals natin, bago ako nag-enter, fangirl po talaga ako. Meron po akong album. Nung bata ako, nung nag-analyza ako, meron akong album ng lahat ng mga kasama kong artista. Meron akong Instax. So, ayun, going back, dun sa Kimso yun, and because I was 14 that time, syempre natakot ako, tapos medyo 21 na ako ngayon, so medyo mas malaki si lobo. Mas palaban na ako sa mga mahal ko ngayon. Mas kaya ko nang ipaglaban yung mga mahal ko ngayon. So, I think ngayon nang inaccept ko na I'm a fangirl, yes. And kung ibabash niyo ako dahil fangirl ako. Pero bumoto ka rin dun sa Soul Drama Awards niya. Yes, at saka madami mga... Ngayon thankful nga ako, mas gentle na sila sa akin. Mas tanggap nila na ngayon mas tinitinda na nila, nakakampi nila. Gumastos ka dun? Ah, yes! Doon sa fan meet? Oo. Ang dami ko ginastos doon. Oo. Ang dami ko kasi binili. So, hindi binigay yung ticket? Ang dami ko. Bumili. Madami po akong binili na ticket. Ang dami ko. Pero, oo. Pero, wala kasi akong friends. Ba't nawala yung ticket mo? Saan ako? Oo nga. Paano pala nawala yung ticket? Na-misplace po kasi siya. Ayoko po ilaglag yung person na yun eh. Pero na-misplace po siya. Na-misplace niya po. Binara mo yun. Mm-mm. Oh my gosh. Kaya binigay ko yung ibang ticket sa PA ko, tsaka sa stylist ko. Dinala ko na kung sino yung, nung araw na yun, kung sinong gustong sumama sa akin, tara punta na lang din tayo. Kasi sayang eh, pero inisip ko worth it na lang. Kasi ilang beses naman siya nagkaway-kaway. Oo, maganda yung pwesto mo. Hindi ka pagayang-kaya siya sa akin. So yun, sa pagiging blooming, I think, kapag in-accept mo lang talaga, like,
mas nagbo-bloom at saka nagko-glow at nagko-grow ka kasi kapag in-accept mo. Ngayon, eto ako, like, kung nakita niyo, ang dami, meron ako long message para sa kanya. Hello, di naman niya ako kilala. Pero, ngayon, tinatanggap ko lang. I'm a fangirl. And, kasi, dati lagi nila sinasabi, di ba, artista kasi, di ba, yung lagi, yun, kaya nagkakaroon ng backlash kasi pag artista, ginagamit yung connections or kaya, pag artista, kailangan pumila ka pa, kami nandito na, tao lang din naman talaga kami, tulad mo. So, kinarir mo to? Oo, pumipila din ako, nakapila din naman ako, pero dahil artista ako, ang pumila for me, yung ate ko, yung parang yung ganun, pero like, tao lang din ako, and meron akong free will na magkaroon ng interest sa mga bagay-bagay sa K-drama, o kaya ganyan, yung hindi naman dapat freedom ng mga artista na mag-express sa mga kinakakilig-kilig nila tulad ng ibang tao na fan sa akin, fan din ako, ganyan. Pero Andrea, yung ginawa mo nung 14, ginagawa ng lahat ngayon. Yung ano po? Yung ginawa mo nung 14, yung fangirl ka, lahat ganun din ang ginagawa ngayon. Yes po, yes po. Naging quiet lang talaga ako kasi ayoko lang takot na, ka pa na. Oh, takot ako noon. Pero ngayon kasi, ano naman na, mas fierce lang siguro na ako ipaglaban yung... Ipaglaban! Akala ko talaga! Hindi ka pwede rin pumila kasi magpapos ka rin ng pag-ibig. Yun din ang hindi nila naiintindihan. And like, sa connections, actually, I have some things to say. Parang, if you have it, alam mo yun, parang, why won't you use it if you have connections? If you want to have connections, you wanna be like, some artist na lagi nasa front row, you know, mag-artista ka din. Kasi like, part kasi to ng nasa media kasi ang mga artist. And pag nasa media ka, meron ka talaga mga kilala. And bakit hindi mo naman papadaliin yung process, yung life mo, diba? Kung may kakilala ka, like, ask ka lang, ganyan. Parang ano lang siya, pag wala kang printer, tapos sa barangay niyo, may kakilala ka, papaprint, kisa sa pumila ka dun sa, printer shop, dun ka sa kakilala mo, di ba? Dun ka sa tita mo, may printer siya, dyan magpa-print ka na. Parang ganun lang siya. In fairness, yung pagka-fangirl mo from diamonds to printer shop. Sorry. Malayo na yun. Malayo na. Ilang fan meet na pinaghahandaan mo ngayon? Meron pa. Next month, meron pa. Meron po akong pinaghahandaan next month po. Sa Pilipinas? Dito po sa Pilipinas. Si Kim Jimon? Yes. Siya po, yes po. So pag gano'n pinapablock off mo kaagad yung schedule? Yes! Yung kikipso, pinablock off ko na po yun talaga. Pinablock off ko na po agad nung nalaman ko pa lang po na meron. Nalaman ko yung nasa taping ako. Tapos bigla na lang akong umiyak. Tapos kasama ko si AC tsaka si Harvey na, tapos bigla na lang akong umiyak. Kasi sabi, meron siyang fan meet. Tapos ngayon mas libre na ako, mas kaya ko na. So, pumunta ako, oo. So, pinablock ko na. Nagme-message po talaga ako sa mga producers namin. Ate, ito po, please po, pupunta po ako dyan po. Oo. Pinabibigyan kanila. Pero buti na lang hindi araw ng taping nangyayari yung fan meet. Pero pag sakaling nagkaroon ng ganun, nakikiusap po talaga ako. So, kay Kim Jiwon, mag-Hong Hee in outfit ka. Yung ba yung ano? Ayoko i-jinx. Depende pero po. Pero yun po yung gusto ko. Gusto ko wag ganun. Kaya lang kasi, dami niyang outfit eh. Oo. Mamimili pa ako kung ano dun sa outfit niya. Meron pa akong gustong mamit. Si Soyeji. Oo. Alam niyo ba nilalike niya yung picture? Oo nga, nakita ko. Sinare mo. Okay na raw.